Ilang oras na si Sanya sa loob ng banyo. Panay pa rin ang iyak nito. Yakap-yakap nito ang sarili habang umaagos ang tubig. Galing sa shower, naalala pa rin niyang ginawa ng kanyang asawa kanina. Hindi niya akalain na magagawa ito ng kanyang asawa. Nang makatulog ang asawa ay agad itong nagpunta sa banyo. Nangihina itong tumayo at kinuha ang towel sa kabinalot sa katawan. Natatakot itong lumabas dahil nandoon ang asawa. Baka kung magising ito ay may gagawin na naman sa kanya. Napatulon naman ang kanyang luha nang maalala ang nangyari kanina. Napaupo ito sa may sahig at mahinang humihikbi. Nagising si Sanya. Nakatulog na pala siya sa loob ng banyo. Suot nito ang napunit na damit dahil sa takot na lumabas. Mabuti na lang at may towel kaya hindi siya gaanong nilamig. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa may pintuan at binuksan niya ito ng kaunti upang silipin kung nandun pa bang asawa. Nang makita nitong wala ng asawa ay mabilis itong lumabas at nilakang pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan itong pumunta sa kama. Napaluhan na naman ito nang makita ang patunay na pagkakuha ng kanyang pagkababae. Binalot niyang kanyang sarili ng kumot at niyakap ng mahigpit ang unan saka doon umiyak. Saka iiyak niya ay nakatulog ulit ito. Nagising ito dahil sa katok ng kanyang kwarto. Nakaramdam ng takot si Sanya. Baka kapag buksan niya ito ay ang kanyang asawa na naman. Nakahinga ng maluwag ito nang huminto ang katok pero panandalian lang yun dahil may kumatok ulit. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nawala ang takot nito nang marinig ang boses ng kanilang family driver. Tanghali na po kasi, hindi pa po kayo bumababa. Nasanay po akong bumababa kayo ng maaga. May sakit po ba kayo, ma'am? Halata sa boses itong pag-aalala. Okay lang po ako, malakas na sabi nito. Bababa ako maya-maya, dagdag nito. Bumangon ito sa kama at naghanap ng damit. Napakabait nito sa kanya. Para na itong tumayo na ama sa kanya. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya dito. Sige ma'am, alis na po ako. Teka po, nandyan pa rin po ba si Yuan? Tanong ito. Hindi pa rin siya handang makita ang asawa. Natatakot pa siya dito. Kung hindi pa ito umalis ay magkukulong na lang siya sa kanyang kwarto at titiisin ng gutom. Kaalis lang po ma'am. Nakahinga ng maluwag si Sanya dahil sa kanyang narinig. Salamat po, susunod na lang po ako sa inyo. Matapos magbihis ni Sanya ay tiningnan nitong sarili sa salamin. Mas pumayat ito kaysa noon, namumutla pa siya at namamag ang kanyang mga mata dahil na rin ito sa kanyang pag-iyak. Napatingin ito sa kanyang pulsuhan, namumula pa rin ito baka sa mahigpit na hawak ni Yuan kagabi. Huminga ito ng malalim upang hindi mapaiyak at saka lumabas sa kanyang kwarto. Nagluto na ito para may makain. Pagkatapos kumain ay naglinis na ito sa buong bahay. Pagod na pagod itong umupo sa may hardin. Katatapos lang nitong maglinis at napagod siya. Nagpahangin lang siya sandali. Naisip niya na sana bumalik na si Almira upang hindi na maulit ang nangyari kagabi. Kung noon ay hindi niya gustong presensya ng babae, pero ngayon ay titiisin itong lahat ng pananakit nito kesa maulit pang kanyang kinatatakutan. Tumayo ito at nagpa siyang pumunta muna sa simbahan. Namiss kasi nitong magsimba. Hindi na siya nakakapunta doon dahil nakakulong siya sa bahay ng asawa. Madaming trabaho na dapat niyang gawin. Nakakalabas lang siya kapag namimili ng stocks o dadalaw sa kanyang ama. Nagsuot lang ito ng dress hanggang tuhod na kulay old rose. Hinatid siya ni Mang Carding sa simbahan pero umalis din ito agad matapos siyang mahatid. Pinauna kasi niya itong umuwi. Nahihiya naman kasi siya kapag paghihintayin niya ito. Pumasok na siya sa loob ng simbahan. Walang gaanong tao dahil walang mas ngayon. Lumuhod siya at pinikit ang mga mata, saka agad na nagdasal. Hindi nito mapigilan na maiyak dahil sobrang bigat ng kanyang dibdib. Gusto na nitong sumuko pero sa tuwing naiisip niya ito ay biglang naalala ang ama. Pagod na siya, sobrang nahihirapan na siya dahil sa nangyayari sa kanyang buhay. Napahikbi na lamang ito habang nagdarasal. Pagmulat niya agad ay nakita niyang puting panyo sa kanyang harapan. Napalingon ito kung sinong nag-abot sa kanya. Nagulat ito nang makita si Javier. Ngumiti ito sa kadahan-dahang pinunasan ng kanyang luha. Hindi makagalaw si Sanya dahil sa labis na gulat. Bakit ka umiiyak? Papangit ka niyan. Nakangiting sabi nito. Inalalayan siya nitong tumayo saka umupo habang nakatitig lang si Sanya dito.
Okay ka na? Tanong nito. Tumango lang si Sanya. Dahil sa kanyang pagdarasal kanina at sa pagsabi nito sa lahat ng problema, ay unti-unting gumana ang kanyang pakaramdam. May problema ba? Baka makatulong ako. Umiling lang si Sanya. Wala naman siyang lakas ng loob sabihin dito ang kanyang problema. Nagulat si Sanya nang bigla siyang yakapin ni Javier. Tandaan mo, nandito lang ako. One call away lang ako. Sabi nito. Thank you. Halika, samahan mo ko para malimot mo yung iniisip mo. Hinawakan nito si Sanya saka tumayo. Napasunod naman agad si Sanya dito. Lumabas sila sa simbahan. Hindi alam ni Sanya kung saan sila pupunta. Hinaya lang niya si Javier na hatakin siya. Napahinto sila kung saan maraming nagtitinda ng street foods. Napangiti si Sanya. Naalala nito yung panahon na mga bata pa sila. Pagkatapos ng kanilang klase ay pumupunta agad sila sa nagbebenta ng kwek-kwek at fishball. Minsan naman nililibre siya ni Javier. Kung pwede lang sana niyang balikan ang panahon na bata pa siya kung saan wala siyang problema. Tanging pag-aaral lang. Tulala ka na naman. Napatingin siya kay Javier saka napakamot sa kanyang ulo. Pasensya na, naalala ko lang noong bata pa tayo. Kung paano ka nag-iinarte na ayaw mong kumain sa kwek-kwek. Pero noong natikman mo to ay madami kang nakain. Natatawang sabi nito kaya hinampas ito ni Sanya sa balikat. Kain tayo, libre ko. Sabi nito sabay kindat, kumuha si Javier ng stick saka inabot kay Sanya. Tinusok nito ang kwek-kwek saka sinausaw sa sausawan. Ang sarap talaga nito, namiss ko to, nakangiting sabi ni Sanya habang kumakain. Kwek-kwek lang pala magpapangiti sa'yo. Ginulon ni Javier ang buhok nito, kaya tiningnan ito ni Sanya ng masama. Pinitik nitong noo pero mahina lang. Hindi bagay sa'yo yan, para kang kutrabida sa mga Pikachu. Natatawang sabi nito, napataas naman ang kilay ni Sanya dahil sa sinabi nito, dinamay pa nito si Pikachu, panay naman ang tawa ni Sanya dahil sa mga jokes ni Javier. Matapos nilang kumain ay naglakad-lakad lang sila malapit sa may simbahan, hanggang sa magpaalam si Sanya dito dahil malapit nang gumabi at kailangan na nitong umuwi. Iahatid sana siya ni Javier pero tumanggi ito, kaya pinasakay na lang siya nito ng taxi. Bago pinaalis ang taxi ay kinuha pa nito ang number ng driver. Tiningnan ang lisensya at pinicturan ng plate number. For safety purposes raw ito. Napailing na lang si Sanya dahil sa ginawa nito. Mabuti't maintindihan ng driver. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad itong nagluto. Hindi nito nagpalit ng damit. Kumain siya matapos magluto saka hinugasan ang ginamit nito. Pumunta ito agad sa kanyang kwarto at nilock yun. Hindi pa siya handang makita ang asawa. Natatakot siya na baka ulitin itong ginawa sa kanya. Lumapit siya sa may bintana at tiningnan ang kalangitan. Napangiti ito nang makita ang napakagandang kalangitan kung saan maraming bituin at maliwanag na buwan. Biglang nawala ang kanyang ngiti nang makita ang sasakyan ng asawa. Biglang bumalik ang kanyang takot at kaba dahil nakauwi na si Yuan. Hindi siya makatulog, panay ang tingin niya sa pintuan. Kinakabahan siya, natatakot siya na baka may susi ang asawa at biglang mabuksan ang kwarto nito. Panay lang ang kanyang silip sa pintuan hanggang kinaumagahan. Maaga itong bumabat nagluto kahit inaantok pa ito dahil walang gaanong tulog. Matapos magluto ay bumalik ito sa kanyang kwarto at nilak ulit ito dahil sa takot sa asawa. Nagluto lang ito upang may kainin ng asawa kung gusto nitong kumain. Ilang araw na sa Sanya na hindi gaanong nakakatulog kahit konting tunog ay nagigising ito. Ilang araw na din niyang iniiwasan ng asawa. Kumigising ito ng maaga upang magluto, saka babalik sa kwarto. Lalabas lang ito ulit kapag nakitang umalis ang asawa, saka doon maglilinis. Kapag gabi naman ay maaga ito nagkukulong sa kwarto upang hindi makita ang asawang umuwi. Nakangiti si Sanya habang dinidiligan ang bulaklak. Ilang buwan din niya itong inalagaan at ngayon ay namumulaklak na ito. Sanya! Napatigil si Sanya sa kanyang ginawa nang marinig ang sigaw ni Almira. Medyo nagulat pa ito pero natuwa ito dahil nakabalik ng babae. Sanya! Tinigil muna nitong ginawa saka pumasok muna ito sa loob upang magpakita kay Almira. Baka kasi may kailangan to. Ma'am, tawa niya dito. Napalingon naman si Almira at nagulat si Sanya sa kanyang nakita dahil nalilisik ang mata nito dahil sa galit. Agad siya nitong nilapitan. Napasinghap si Sanya nang bigla nitong hilahin ang kanyang buhok. Ang kapal na mukha mo? Ano tong nalaman ko na asawa mo si Yuan? Galit na sabi nito habang kinakaladkad si Sanya. Sumagot ka!
Sigaw nito't masinigpitan pang pagkakahilan nito sa kanyang buhok. Napatulon na lang ang luha ni Sanya dahil sa sakit na parang hihiwalay ng kanyang buhok sa kanyang ulo. Kaya ba hindi ka mapalayas ni Yuan dito? Tinulak siya nito kaya napaupo siya sa may sahig. Sobrang kinakabahan si Sanya. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Napapikit ito sa sobrang sakit na nararamdaman ng bigla siyang sipain na Almira. Sumagot ka! Sinipa siya nito ulit. Ma'am, mahinang sabi ni Sanya. Nasasaktan na po ako. Umiiyak na sabi nito. Pero hindi nakinig sa kanya si Almira. Mas nagalit ito dahil ibang sinasabi nito. Hindi itong gusto niyang marinig. Napagod ito dahil sa haba ng kanyang flight. Pero nagulat ito nang makita ang pinsan ni Yuan. Nangumusta ito dahil buong akala hiwalay na sila ni Yuan. Nabanggit din ito na kinasal na si Yuan. Kaya nagulat ito sa kanyang nalaman. Nang tanungin niya ito kung anong pangalan niya, nakaramdam ito ng labis na galit. Wala siyang ibang taong kilala na ang pangalan ay Sanya. Akala pa nito nagbibiro ito pero may pinakita itong picture na nagpakulo sa kanyang dugo. Answer me, stupid! Mariin na sabi nito sa kahinilang buhok nito. Sagot! Malakas ang sigaw nito. Ayaw mo kong sagutin? Pinagsampal-sampal nito si Sanya. Walang hiya ka? Halos mabingi si Sanya sa bawat sampal nito. Almira! Napatigil ito nang marinig ang boses ni Yuan. Paglingon nito, nakita ang blankong mukha ng nobyo. Sinugod niya ito't pinaghahampas sa dibdib. Liar! You cheated on me! Patuloy pa rin ito sa paghahampas kay Yuan. Hinuli ni Yuan ang kamay nito't pinigilan sa kanyang ginawa. What happened, babe? Nagtatakang tanong nito. Babe? Tumawa ito na mapakla. Itatanong mo po sa akin kung ano nangyari matapos nang nalaman ko? Mariin na sabi nito. Matapos kong malaman na kasal ka na? Ang masaklap, ginawa mo akong kabit! Mapaklang sabi nito sabay iyak at pinaghahampas ang dibdib ng nobyo. She told you? Bakit, Yuan? Anong nagawa ko't bakit mo ko ginanito? Mas lumakas ang mga hikbi nito. Hinawakan siya ni Yuan pero inalis nito. Huwag mo kong hawakan! Sigaw nito't umatras ito. Nandidiri ako sa iyo! Magsama kayong dalawa! Tinalikuran nito si Yuan at naglakad palabas. Mabilis naman itong sinundan ni Yuan. Habang naiwan si Sanyang yakap-yakap ang sarili, nakaramdam pa ito ng kirot sa kanyang katawan dahil sa ginawa ni Almira. Ikaw ba nagsabi sa kanya? Sigaw ni Yuan na makabalik. Lumapit ito kay Sanya at biglang hinablot ang braso at mariin itong hinawakan. Napangiwi naman si Sanya dahil sa sakit na pagkakahawak ng asawa. Yuan, hindi ako nagsabi! Umuwi nila siya dito at sinugot ako! Nauutal na paliwanag nito. Yuan, nasasaktan na ako! Reklamo nito pero masinigpitan pa ni Yuan ang pagkakahawak nito. Kasalanan mo to lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi masisira ang relasyon namin ni Almira. Nanilisik ang mga mata nito sa galit at malakas na tinulak si Sanya sa may pader. Napaupo si Sanya sa may sahig habang namimilipit sa sakit. Bullshit! Tinapon ni Yuan ang base na nahawakan. Napayakap naman si Sanya sa sarili habang nanginginig sa takot. Mas napahigpit ang yakap nito nang bigla na lang pinagbabasag ni Yuan ang lahat ng kanyang mahawakan. Sir! Hinihingal na pumasok ang kanilang family driver. Nagmamadali itong pumasok na marinig ang ingay ng mga nabasag. Nagulat ito sa kanyang nakita, sobrang gulo ng paligid. Madaming basag na gamit ang nagkalat. Nang makita nito si Sanya na yakap-yakap ang sarili habang nanginginig sa takot at humihikbing na awa siya sa sitwasyon nito. Nang lumabas si Yuan ay agad na nilapitan ni Mang Karding si Sanya. May mga sugat ito dahil sa talsik ng bubog at mga kalmot. Nagtataka ito kung saan ito nakuha ang mga kalmot. Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi pa rin ito sumasagot at patuloy pa rin sa panginginig ng kamay nito. Tumayo muna kayo, ma'am. Kailangan magamot ang ilang sugat mo. Inalalayan nito sa Sanya na tumayo. Dinala ito ni Mang Karding sa kwarto nito sa kamabilis na kinuha ang medicine kit. Nakatulala lang ito habang ginagamot ni Mang Karding habang tahimik na umiiyak. Awang-awa si Mang Karding kay Sanya. Hindi itong una niyang makitang nag-aaway ang mag-asawa pero mas malala yung nangyari kanina. Hindi nito alam kung bakit nagtitiis pa rin ito at hindi man lang iwan ng asawa. Matapos nitong gamutin ng ilang sugat at galos ay lumabas na ito sa kwarto. Napatalon si Sanya nang makarinig na malakas na tunog ng mga nabasag. Nanginginig ang kanyang kamay at hindi ito makagalaw. Ilang araw nitong ginagawa ng kanyang asawa. Umuwi ito ng lasing at nagbabasag ng gamit. Halos lahat ng gamit nila'y nabasag na nito.
Kung hindi naman ang gamit itong mapagbuntunan ng galit ay si Sanya naman. Minsan ay sinasaktan niya ito kaya mga pasa si Sanya sa kanyang braso. Ilang araw na itong hindi umaalis ng bahay dahil ayaw nitong may makakita sa kanyang pasa. Ma'am, sa garden muna kayo. Baka ikaw naman ang paglabasan ng init ng ulo ni Sir. Inalalayan ni Mang Karding si Sanya palabas. Sa kabilang pinto sila dumaan upang hindi makita ni Yuan. Naawa na kasi si Mang Karding dito. Nung isang araw nakita niya itong sinasaktan ni Yuan. Hindi naman ito umaangal, tanging iyak lang ang ginagawa nito. Dito muna kayo habang mainit pang ulo ni Sir. Hindi kumibos si Sanya. Napatingin naman si Mang Karding sa may kamay nitong nanginginig dahil sa takot. Hinawakan itong kamay upang mapakalma. Hindi itong pangarap ko na buhay, Mang Karding. Mahinang sabi ni Sanya habang unti-unting tumutulong kanyang luha. Natatakot na ako, nanginginig na sabi nito. Gusto niyo po bang sabihin na natin kay Don Chow? Awang-awa na si Mang Karding dito. Napabuntong hininga na lang si Mang Karding ng umiling ito. Gusto ko nang makatakas sa impyernong bahay na to. Pero paano naman si tatay? Mas napalakas ang hikpi ni Sanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Gusto na nitong magpahinga. Pagod na siya. Hindi naman siguro pababayaan ni Don Chow ang ama mo. Sabihin mo na sa kanya, ma'am, upang matigil itong ginagawa ni Sir. Humiling lang si Sanya sabay po na sa kanyang muka. Titiisin ko muna ito lahat, Mang Karding. Kapag gumising na si tatay ay aalis na ako dito. Sigurado po ba kayo? Tumangula si Sanya sa kangumiti. Salamat po, para ko na kayong ikalawang tatay. Pangako, Mang Karding, kapag nakaluwag-luwag ako, babawi ako sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Hindi niya na kailangan gawin yan, ma'am. Gusto ko lang makita ulit ang unang ma'am Sanya na nakita ko noong sinundo ko kayo sa airport. Sana nga, Mang Karding. Pagbalik ni Sanya sa loob ng bahay ay wala ng asawa. Tanging mga gamit na nabasag lang ang kanyang naabutan. Kumuha ito ng walis sa kanilinis sa mga nabasag na nagkalat. Matapos niyang maglinis ay napaupo ito sa may sofa. Pinunasan itong pawis sa noo gamit ang kanyang kamay. Napapikit ito sa pagod. Napamulat naman ito na makarinig ng yabag na pababa. Napatingin ito sa may hagdanan at doon nakita ang asawa na sobrang gulo ng buhok at lukot ang damit nito. Hindi makagalaw si Sanya sa kanyang kinaruroonan. Nakaramdam ito ng takot sa pwedeng gawin ng kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang kamay sa takot at sobrang pinagpawisan siya nang lumingon ang kanyang asawa sa kanyang kinaruroonan. Gusto ni Sanya na maglaho na lang bigla. Kunan mo ako ng tubig. Malamig na sabi ni Yuan sa asawa. Nang makita ni Yuan na hindi tumayo si Sanya upang sundin ang utos nito ay mas lalo itong nainis. Hindi ka ba tatayo dyan? Sigaw ni Yuan na kinagulat ni Sanya. Nataranta itong tumayo't muntik pang matumba. Nanginginig ang kamay nito habang naglalagay ng tubig sa baso. Muntik pa niya matapon ng asawa dahil sa nanginginig na kamay. Mabilis naman itong ininom ni Yuan at matapos ay biglang tinapon ang baso. Napatakip naman sa tenga si Sanya na marinig ang malakas sa tunog ng nabasag na baso. Umakyat na si Yuan sa taas habang si Sanya naman ay naiwang nanginginig sa takot. Napaupo ito sa may hagdan at pinunasan ng luhang tumulo dahil sa sobrang takot. Hindi alam ni Sanya kung anong nangyayari sa kanyang sarili. Sa tuwing nakakarinig ito ng konting tunog na may nabasag o malakas na kalabog ay bigla na lang itong nanlalamig at nanginginig. Ma'am! Dali-dali namang nilapitan ni Mang Karding ang babaeng amo nang makita itong nakaupo sa may hagdanan at mukhang takot na takot. Anong nangyari sa inyo? Hindi ito sumagot kay inalalayan niya ito tumayo at pinaupo sa may sofa. Kumuha din ito ng tubig sa kape na inom dito. Okay na po ako. Mahina ang sabi ni Sanya nang kumalma na siya. Matapos masigurado ni Mang Karding na okay na ito, ay umalis na ito't iniwan si Sanya. Tumayo naman si Sanya upang linisin ang nabasag na baso kanina. Nasugatan pa ito dahil sa mga bubog pero hindi ito nakaramdam ng kirot o sakit. Sa isip ni Sanya na mamalid na siya dahil sa dami niyang naranasan sa kami ng asawa. Siguro, nasanay ng kanyang katawan. Pumunta si Sanya sa kusina upang magluto. Habang hinihiwang mga sangkap ay napatigil ito sa ginawa't napatingin sa hawak na kutsilyo. Nilapit niya ito sa kanyang may pulsuhan at biglang pumasok sa isipan ni Sanya na sugatan ang sarili. Nang gagawin na sana niya ito'y bigla itong natauhan. Masama ito, Sanya. Isipin mo mga magulang mo. Mahinang sabi nito sa sarili at nanginginig ang kanyang kamay na binitawan ng kutsilyo. Nakaramdam siya ng takot sa kanyang binabala kanina. Tumakbo ito paakyat sa kwarto sa kahumiga sa kanyang kama at binalot ang sarili ng kumot. Naiiyak si Sanya sa tuwing naiisip ang balak nitong gawin kanina. Paano na lang kung hindi siya natauhan at bigla na lang kitili ng buhay nito. Nakagawa pa siya ng malaking kasalanan dahil dito, hindi itong Sanyang kilala niya. Ang dating Sanya matapang at hindi nagpapatalo sa problema.
Naisip niya na hindi siya dapat sumukot, kailangan niyang lakasan ng loob para sa kanyang magulang. Napatigil ito sa pag-iyak na tumunog ang kanyang cellphone. Inabot niya ito tagad sinagot na makita kung sinong tumawag. "Hello, Nay." Bunga dito matapos masagot ang tawag. "Kamusta ka na? Napatawag ako kasi nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka na dumadalaw dito. Hindi ka na rin tumatawag. May problema ba, anak?" Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. "Pasensya na, Nay. Naging abala kasi ako sa bahay, kaya hindi kita nadalaw o natawagan man lang." Paliwanag nito sa ina. "Huwag kayong mag-alala, Nay. Okay lang ako. Dadalawin ko kayo dyan kapag hindi na ako busy." "Sige, anak. Aasahan ko yan, ha? Namimiss na rin kita." "Namiss ko na rin kayo, Nay." Medyo nabasag ang boses nito dahil naiiyak na ito. Gusto nitong sabihin lahat sa kanyang ina, lahat ng naranasan niya. Pero pinangunahan siya ng takot at ayaw na nitong dumagdag sa problema ng kanyang ina. "Umiiyak ka ba, anak?" "Hindi, Nay." Sabi nito sabay iling kahit hindi naman nakakita ng kanyang ina. Pinipigilan nitong mabasag ang boses, baka sumugod pa ang ina nito sa kanilang bahay. Kapag nalaman na umiyak ito, natatakot siyang makita ng kanyang ina ang kanyang kalagayan. Lalo't may mga kaunting pasapa siya. "Nay, tatawag na lang po ako mamaya. Tinatawag na kasi ako ni Yuan." Pagsisinungaling ito sa ina. Baka kasi hindi na nito mapigilang mapahagulhul sa iyak. Sobrang bigat kasi ng kanyang dibdib dahil sa mga nangyari. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Sanya. Nilalamig ito kaya balut na balut siya ng kumot. Sobrang sakit din ng kanyang katawan. Napamulat siya na makarinig ng malakas na kalabog sa kanyang pintuan. Parang gusto na nitong sirain ang pintuan. "Hindi ka ba lalabas dyan?" Narinig niyang boses ng kanyang asawa. Masama't masakit man ang kanyang katawan ay pinilit itong tumayo upang buksan ang pintuan. Baka kasi saktan siya ng kanyang asawa kapag nagalit na ito. "Yuan," mahinang sambit nito nang mabuksan ang pintuan. "Bumaba ka't magluto, nagugutom ako." Walang ganang sabi nito. Tiningnan muna siya nito bago ito tuluyang umalis. Walang nagawa si Sanya kundi sundin ang utos ng asawa. Nanghihinang katawan nito habang nagluluto ng pagkain para sa asawa. Muntik pa ito matumba dahil sa panghina. Matapos magluto'y pinuntahan itong asawa upang sabihin nakahanda ng pagkain. Naunang bumaba si Yuan, nilagpasan lang nito si Sanya. Nanghihina namang sinundan ni Sanya ang asawa. "Tanginang buhay naman to!" Sigaw ni Yuan, sabay tapon sa pagkain. Muntikan pang matapunan si Sanya. Mabuti na lang at nakailag ito, pero natalsikan pa rin to. "Balak mo yata akong magkasakit sa sobrang alat ng niluto mo!" Nayayamot na sabi nito sabay tula kay Sanya dahil nakaharang ito sa kanyang dinadaanan. Hindi na kasi niya alam kung anong lasa nito dahil masamang kanyang pakaramdam. Kaya hindi niya masisisi ang asawa kung nagalit ito. Napahawak naman ito ng mahigpit sa may pintuan upang hindi matumba. Hindi na talaga kaya ng kanyang katawan at sobrang nanghihina na to. Inipon niyang kanyang buong lakas upang makapunta sa kanyang kwarto. Naghanap siya ng gamot. Saka ininom bago ito tuluyang nahiga sa kama at binalot ang kanyang katawan ng kumot. Nagising si Sanya nang maramdaman na may malamig biglang dumapo sa kanyang ulo. Unti-unti nitong minulat ang mata at nakita niya si Mang Karding na mukhang nag-aalala. "Bakit hindi ka nagsabi na may sakit ka? Kung hindi kita tinignan dito, baka kung ano nangyari sa inyo." Nag-aalalang sabi nito. "Ikaw talaga, inaapoy ka na pala ng lagnat, hindi ka mala nagsasabi." "Pasensya na po," nanghihinang sabi nito. "Naku, kumain ka nito habang mainit pa. Para naman may laman ang tiyan mo at makainom ka ulit ng gamot." Inalalayan nito si Sanyang maupo sa kama at nilagay ang pagkaing dala. Nagpasalamat naman si Sanya bago kumain. Naubos niya ito dahil na rin siguro hindi pa ito kumakain simula kanina. Matapos kumain ay uminom na ito ng gamot. Nagpasalamat siya kay Mang Karding nang umalis na ito. Naiwan naman si Sanya sa kanyang kwarto at natulog ito ulit. Nagpasalamat si Sanya dahil sa tulong ni Mang Karding ay unti-unti itong gumaling. Ilang araw na din tahimik ang bahay nila. Hindi nito nakakarinig ng mga ingay na nabasag dahil ilang araw na din hindi umuwi ang asawa nito. Hindi alam ni Sanya kung saan ang asawa nagpupunta. Labis naman nakahinga ng maluwag si Sanya dahil nakakahinga na siya sa pananakit ng kanyang asawa. Nawawala na rin ng mga pasa sa kanyang katawan kaya naisipan itong dalawin ng ama at ina. Nagbiis na ito dahil dadalawin niya ang kanyang mga magulang. Hinatid siya ni Mang Karding sa ospital dahil nag-aalala ito na baka mabinat siya at bumalik ang kanyang sakit. Hindi na rin umangal si Sanya dahil alam naman itong nitong nag-aalala ito sa kanya at hindi na rin siya mahirapang maghanap ng sasakyan. Pagdating niya sa ospital ay agad siyang sinalubong ng ina ng isang mahigpit na yakap. Napayakap na rin si Sanya sa ina dahil labis niya itong namimiss. "Ikaw na bata ka, kumain ka naman ng marami. Tingnan mo yung sarili mo, ang payat mo na,"
sabi ng kanyang ina habang nagbabalat ito ng apple. Kumakain naman ako, Nay. Alam niyo naman itong anak niyo, pang model ang katawan. Biro nito sa ina. Kaya natawa lang ito sa kanyang sinabi. Inabutan siya nito ng binalatan na apple. Kinuha naman niya ito sa kanang pasalamat. Itong tatay mo, napasarap yatang tulog. Kahit anong sabihin kong gumising na, ayaw pa rin. Biro nito sa anak. Kaya napatawa na lang si Sanya. Pero seryoso, anak. Sabi naman ng doktor, bumubuti ng kanyang kalagayan. Kaya hindi na tayo dapat mag-alala. Baka bigla lang itong gumising. Nakangiting sabi nito. Natuwa naman si Sanya sa kanyang nalaman. Tanging hagad lang niya ay maging okay ng kanyang ama upang makatakas na siya kay Yuan. Alam mo naman si Don Chow, maraming magagaling na doktor pinapapunta dito upang matingnan ng ama mo. Teka, kahit kailan hindi ko nakikita ang asawa mo sumasama sa iyo tuwing pumupunta ka rito. Kasi Nay, busy sa trabaho. Alam mo naman ang asawa ko sobrang busy sa trabaho. Pagsisinungaling ito. Alam naman ni Sanya na sobrang laki ng galit ni Yuan sa kanyang pamilya. Lalo't sa isip nito ay pineperahan lamang nila ito. Kaya hindi nito magtaka kung bakit ayaw nitong sumama o dumalaw man lang sa magulang. Ayaw na masaktan ni Sanya ang kanyang ina, kaya naisipang gumawa na lang ng kwento. Nanatili muna si Sanya ng ilang minuto bago ito nagpaalam sa ina. Palabas na siya sa ospital at papunta sa sakay ng jeep nang biglang may umakbay sa kanya. Pagtingin niya dito'y nakita ang kaibigang doktor. Kahit nakatalikod talaga, nauhulaan ko kung sino, saad nito. Ewan ko sa'yo, wala ka ng duty? Tanong niya dito't hinayaan na lang na nakakbay ito sa kanya. Day off ng gwapo ngayon. Mayabang nasabi nito kay napatawa si Sanya. Makatawa ka naman, nakaka-hurt ng feelings. Ang yabang mo kasi. Hindi naman ako magyayabang kung wala akong ipagmamayabang. Paano ba yan? Humarap ito kay Sanya sabay hawak sa kanyang muka. Tingnan mo naman to, madaming babaeng nahuhumaling dito. Sa dami ng babae hanggang ngayon wala akong makitang jowa mo. Aanin mo naman yung gwapong mukha mo, Dr. Javier, kung wala ka namang syota. Ouch ka naman, nakakasakit ka ng feeling. Sabay hawak nito sa kanyang dibdib at nagdrama na parang nasasaktan. Busy lang sa trabaho, alam mo kapag gusto mo maraming oras syota mo, huwag kang maghanap ng isang doktor. Madami pang oras sa pasyente yun kaysa para sa'yo. Kaya ayaw kong maghanap ng girlfriend o asawa dahil baka hindi ko mabigyan ng tamang oras. Ayaw ko namang maramdaman ng asawa ko na parang wala akong paki sa kanya. Magiging mabuting asawa ka, mihinang sabi ni Sanya. Nasa may sakay na sila ng jeep. Hindi alam ni Sanya kung bakit nakasunod si Javier sa kanya. Hinayaan niya na lang ito. Talagang magiging mabuting asawa ko. Alam mo yung mga babae minamahal, hindi sinasaktan. Sinasaktan sa ibang paraan na may kasamang sarap. Sabi nito sabay wink, hinampas ito ni Sanya sa braso dahil sa kanyang sinabi. Mabuti na lang at mahina lang ito. Nahihiya siya na baka may makarinig. Mahiya ka naman, Javier. Lumalabas na naman yung pagkabastos mo. Hindi talaga kita gets. Minsan serious mode saka bigla-bigla namang nagiging imbornal yung bibig mo. Hoy Sanya, kanina ka pa nananakit ha? Normal lang naman yung sinasabi ko. Tandaan mo, doktor ako, kaya wala na yung mali siya sa akin. Saka hindi ka naman 18 years old, no? Ang tanda mo na kaya? Ewan ko sa'yo. Bakit mo ba ako sinusundan? Kasi po day off ko. Saka wala naman akong magawa kaya samahan mo na kita. Hinawakan ito si Sanya sa palapulsuhan at nauna itong pumasok sa jeep. Sumunod na lang si Sanya. Pinauna nitong pinaupo si Sanya at nilagay pa nitong ganyang palad sa may ulo upang hindi mabagok si Sanya. Hindi ba may sasakyan ka? Tanong ni Sanya nang makaupo ito. Mahalang gasolina, sabi nito sabay kindat. Ang yaman mo tapos namamahalan ka? Baliw ah, ayaw mo nun may kasama kang gwapo. Tinan mong estudyante nakatingin sa akin, inggit na inggit sa'yo. Bulong nito kay Sanya kaya hinampas na ito sa braso. Saan ka ba pupunta? Tanong nito. Bibili ng groceries, sasama ka ba? Itinatanong pa ba yan? Alangan namang mag-joyride lang ako dito. Piloso pong sabi nito kaya tiningnan nito ng masama ni Sanya. Masaya na rin si Sanya kahit papano'y may kasama siya. Sanay na kasi siya sa ugali ni Javier. Minsan napakaseryoso nitong kausap at kasama. Saka may araw naman na para itong ewan na panay ang joke at sobra sa kakulitan. Manong, dalawa po sa Agusting lang. Sabi ni Javier sabay abot ng pera. Keep the change po. Napalaki naman ang mata ni Sanya na makita ang perang inabot nito. Medyo naguguluhan pa yung driver kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro. Salamat sir. Nahiyang sabi ng driver at nginitaan lang ito ni Javier.
Habang nakatingin lang si Sanya dito. Ano problema mo? Pinitik nito lang mahinang noon ni Sanya saka tinignan nitong masama si Sanya. May topa ka rin, no? Tatakbo ka ba sa susunod na eleksyon? Kung makapagbigay ka ng 1,000 sa driver? Hindi usong coin sa'yo? Naku, ang lit lang nun. Alam mo, hindi naman para sa akin yun, kung hindi sa pamilya ni Manong. Ang hirap kaya mamasada. Sabi nga ni Lola, magbigay ka sa abot ng iyong makakaya. Mas maganda kung ikaw ang nagbibigay kaysa sa ikaw ang binibigyan. Napatitig naman si Sanya sa sinabi ni Javier. Nandito na tayo. Ginulo nito ang kanyang buhok. Nauna itong tumayo at hinawakan si Sanya. Inalalayan pa siya nito nang bumaba. Pumasok na sila sa isang grocery store. Si Javier ang may hawak sa cart habang si Sanya nakatingin sa listahan na kailangan niya bilhin. Madalas napapatingin si Sanya sa mga kabataan na dadaanan nila na pinagpapantasyahan si Javier. Halos lumalabas na yung mga mata nito sa kakatitig kay Javier. Kung sa bagay, kahit sinong babae mapapatingin dahil sa angking kagapuhan nito at napakadagdag pang pure hazel na kulay ng mata nito. Matangkad at matipuno din tong lalaki. Kaya lahat ng babae na uhumaling dito, magandang lahi kasi. Nandito na ba lahat? Tanong ni Javier kay Sanyang abala sa kakatingin sa listahan. Nagulat naman si Sanya na bigla siyang hilahin ni Javier kaya napasubsob ito sa dibdib ng binata. Mabilis naman itong lumayo kay Javier. Pasensya na, nautal na sabi nito. Okay lang, kesa naman mabangga ka sa cart na hawak na lalaki. Malaking kahihiyan yan kapag nabalita. Nakangising sabi nito. Tinignan lang ito ng masama ni Sanya pero hindi ito napatinag. Sanay na siya sa dalagat, nagsisihan siya kapag nakikita itong naiinis. Matapos na lang mabayaran ng groceries ay nagaya muna si Javier na kumain sila. Tulad ng dati itong nagbayad, hindi kasi siya pumayag sa hati sila ni Sanya. Pinasakin din niya si Sanya sa taxi. Umangal pa sana si Sanya dahil mag-jeep lang ito upang makatipid pero mapilit si Javier. Safe at hindi siya mahirapan kapag nag-taxi ito. Wala namang nagawa si Sanya sa gusto ng binata. Hindi rin ito nakaangal na itong nagbayad sa taxi. Pagdating niya sa kanilang bahay, muntik pa niyang mabitawan ang mga pinamili sa kanyang nakita. Napaatras ito nang makita si Almira na kataas ang kilay, nakatingin sa kanya. Scared of me? You look like you see a ghost? Martin sabi nito. You should welcome me. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong nito. Oh well, hindi naman yung pag-welcome na gusto ko. Agad na tanungan palang gusto mo? Umupo ito sa may sofa habang si Sanya ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Do you think hahayaan ko lang kayo maging masaya? Never. Bumalik ako para sa pag-aari ko. Sinabi na sa akin ni Yuan ang lahat. Your marriage is just like in a movie. An arranged marriage. Tumayo ito at lumapit kay Sanya. But sadly, it's not like what you think. You will never have a happy ending. Then Yuan will never love you because I'm the only one he loves. Not you, but only me. Marina sabi nito. Alam ba, no need to say that. Pumunta lang naman si Yuan sa kondo ko at nagmamakaawang bumalik ako. Yuan loves me so much, so if I was you, I would immediately file a divorce. Tinalikuran siya nito at naglakad. By the way, magluto ka na. Nagugutom na ako. Pakipuntahan ako sa kwarto namin kapag tapos ka na. Dagdag nito bago tuluyang umakyat. Napubuntong hininga na lang si Sanya at nagtungo sa may kusina. Inayos muna nitong kanyang pinamili bago sinunod ang gusto ni Almira. Pagkatapos magluto nito ay agad dumakyat ito para sabihan si Almira. Nagtaka ito at medyo nakabukas ang kwarto kaya tinignan niya ito at nagulat siya sa kanyang nakita. Almira and Yuan kiss on each other. Napaatras si Sanya na nakatingin sa kanya si Almira at para itong nakangiti bago ulit tinalikan si Yuan. Mabilis na umalis si Sanya, natatakot ito na baka magalit ang dalawa kapag nakita siya. Bumalik ito sa may kusina at nakatingin lang sa kanyang mga niluto. Hindi nito alam kung pupuntahan ba si Almira upang tawagin ito, baka kasi lumamig ang pagkain. Pero natatakot siya at baka iba ng kanyang makita kapag pumunta pa siya doon. Napabuntong hininga na lang si Sanya. I told you, tawagin mo ako kapag luto na. Napalingon naman si Sanya na marinig ang boses ni Almira. Nakasunod dito si Yuan. Hindi ka yata nakakaintindi. Inalalayan ito ni Yuan na maupo. Stop that, babe. Pigil na Almira sa nobyo na lalagyan sana siya ng pagkain. No worries, babe. Kumain ka na. Let her serve me. Nakangisi sabi nito habang nakaturo kay Sanya. Stop looking at me. Just do what I say. Utos nito kay Sanya. Lumapit si Sanya at pinagsilbihan niya ito. Hindi naman tumigil sa kakautos si Almira dito na para niya itong alila. Wala namang nagawa si Sanya, lalo tinahayaan lang ito ni Yuan. Matapos nilang kumain, niligpit na ni Sanya ang kalat at hinugasan ng plato. Akala niya makakapagpahinga na siya,
Pero panay pa rin ang utos ni Almira. Kahit kaya naman itong gawin ay inuutos pa rin ito tulad ng pagkuha sa remote kahit abot naman niya ito. Nagpapabili din ito ng kahit ano kay Sanya. Mabuti na lang at nandun si Mang Karding upang ihatid at samahan siya kahit ano inuutos nito kay Sanya. Kaya sobrang pagod si Sanya na makahiga ito sa kanyang kama. Hindi nito nakapagpalit ng damit at agad itong nakatulog. Kinabukasan naman maaga naman siyang nagising dahil kay Almira. May inutos na naman ito sa kanya. Kahit hindi mahalaga na bagay ay inuutos nito kay Sanya. Wala namang magawa si Sanya dahil kapag hindi nitong ginawa ay magagalit ito at magsusumbong sa asawa. Ayaw ni Sanya magalit sa kanyang asawa kaya sinusunod na lang ni Sanya mga gusto ni Almira. Alam naman ni Sanya ang galit sa kanya ito kaya gumaganti ito sa kanya. Pauwi na si Sanya galing sa Japanese restaurant. Inutusan kasi ito ni Almira bumili doon dahil gusto nitong kumain. Bakit ngayon ka lang? Matari na tanong nito nang pumasok si Sanya sa loob ng bahay. Nakaupo si Almira sa sofa habang nanonood na isang fashion show sa TV. Traffic kasi, kaya medyo natagalan ako. Paliwanag ni Sanya dito. Dah, ilagay mo nga doon yan. Nawala yung gutom ko. Sabi nito sa biirap kay Sanya. Teka, kunan mo ko ng tubig. Saka pakilinis nga to. Utos nito sa bituro sa mga chichiryang nagkalat sa sahig. Tumangula si Sanya at sinunod ang utos ni Almira. Labahan mo yung dress ko. Kunin mo sa kwarto. Kailangan ko yun bukas. Utos naman ni Almira habang abala si Sanya sa paglilinis sa kalat nito. Hindi nila sumagot si Sanya at binilisan ng paglilinis saka umakyat sa taas upang kunin ang kailangan niyang labhan. Gabi na nang makapagpahinga si Sanya sa mga utos ni Almira. Dahil sa labis na pagod na nakatulog ito kaagad, maaga naman itong gumising upang magluto. Habang abala siya sa pagluluto ay narinig niyang malakas na sigaw ni Almira. Paglingon niya ay sumalubong sa kanyang mukhang damit ni Almira ang tinapon sa kanya. Anong ginawa mo sa damit ko? Mariin na sigaw nito. Pinulot naman ni Sanya ang damit saka nagulat sa kanyang nakita. Hindi ito ganito nung sinampay niya. Sinigurado naman ni Sanya na maayos ito noon nilaban. Nagtaka ito kung bakit ito nangyari sa damit. Hindi naman niya ito nilagyan ng bleach. Hindi ko alam. Mahinang sabi nito. Hindi alam? Baka sinasadya mo yan. Alam mo bang ang mahal-mahal niyan? Hindi mo kayang bilhin yan lalo tumaasa ka lang sa pera ni Yuan. Galit na sabi nito. Kulang na lang sugurin niya si Sanya sa bunutan. Maayos naman yan kahapon. Paano ipapaliwanag yan? Hindi ko alam. Anong nangyari dito? Natigil silang dalawa nang marinig ang boses ni Yuan. Han, kasi yung damit ko sinira niya. Napayuko naman si Sanya nang tingnan siya ni Yuan. Natatakot si Sanya na baka magalit na naman ito't masaktan siya. Alam naman ito, nakakampihan talaga nito si Almira. Lumapit si Almira kay Sanya tinablot ang hawak na damit saka pinakita kay Yuan. Nangunot naman ang noon ni Yuan sa kanyang nakita. Look at my dress, babe! Inis na inis na sabi ni Sanya. I will buy you another dress. Don't stress yourself because of that. Let's go out and buy a new one, sabi ni Yuan at umalis ito. Tinapon naman ni Almira ang damit sa mukha ni Sanya saka sinundan ng nobyo. Pagtingin ni Sanya sa kanyang nilutoy na sunog na ito, kaya nataranta siya at hindi maiwasang napaso dahil sa kakamadali. Hindi na rin siya nagabalang gamutin ito at nagluto na ulit. Pagkatapos na magluto'y mag-isa siyang kumain dahil umalis si Almira at Yuan. Paulit-ulit itong nangyayari kay Sanya. Alam niya sinasadya ni Almira ito. Gagawa ito ng malit binibintang sa kanya upang magalit si Yuan. Panay din ang utos nito kay Sanya at ginawa niyang alila. Naglakad si Sanya sa may sakay ng jeep. Kagagaling lang ni Sanya sa ospital dahil dinalaw nitong kanyang magulang. Naisipan itong bumili ng kailangan. Kaya duman muna sa mall. Pagpasok niya sa mall ay bigla siyang natakam kumain ng sundae. Kaya pumasok muna siya sa Jollibee upang bumili. Pagkatapos itong bumili sobrang abuteng ang ngiti nito nang lumabas. Para itong batang nabilhan ng bagong laruan. Naglalakad ito habang papunta sa store na dapat bilhan niya ng kailangan niya. Napahinto ito nang biglang may familiar na taong nakita sa isang restaurant. Lumapit siya dito upang makita pa ito. Nabitawan ni Sanyang hawak ng sundae dahil sa gulat lalot na't biglang hinalikan ng lalaki si Almira. Hindi naman ito makagalaw sa kanyang kinaruroonan na magtamang mga mata nila ni Almira. Sino kayang lalaking nakita ni Sanyang kahalika ni Almira? Ano ang gagawin ni Almira? Ngayon nakita siya ni Sanya na may kasamang lalaki. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.